Hello mga ka-Berks! Welcome sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na ang notification bell para updated ka sa aking mga video. So mga ka-Berks, sa video na to, pag-uusapan natin ang kaibahan ng copyright claim at saka yung copyright strike. So, paano nga ba nakukuha yung copyright claim at saka yung copyright strike? So, ganito lang yung mga ka-Berks. Halimbawa, ako, nag-upload ako ng isang video. Ang pamagat ng video is 1, 2, 3. Just for example, 1, 2, 3. Tapos, nagustuhan ng mga ibang vlogger, i-upload nila ulit. Okay? Take note, ha? Nag-upload sila ulit ng video ko. So, automatic, si YouTube is magpapadala ng magnum ano yung mga pagsalita magpapadala siya ng isang mensahe at mag-notify sa aking account, sa aking YouTube studio. So mag-notify siya kung ano ang pwedeng gawin sa iyo. Okay, kasi sabi ni YouTube doon na mayroong naggagamit sa iyo ng video. I mean, mayroong gumagamit ng video mo. Okay? Mayroong gumagamit ng video. So, nasa sa akin na kung ano ang pwede kong ibigay sa iyo. Pwedeng copyright claim or copyright strike. Pag once copyright strike, automatic yung video na na-upload mo is automatic madidelete siya. Okay? Plus, mayroon ka pang strike na natanggap. Ibig sabihin, yung strike within 3 months, dapat hindi ka nakakasunod-sunod na strike. Like for example, January naka-strike ka, then February naka-strike ka, pag March, may copyright strike ka pa rin. So, ang gagawin sa'yo ni YouTube is, yung channel mo is buburahin. Hindi mo na siya magamit anymore. Okay? Ganun lang yan. So, dapat pag may copyright strike ka, is hindi mo na talaga ulitin yan. So, balik tayo sa sinabi ko, pag nag-upload ako ng video, automatic si YouTube is magbigay sa akin ng mensahe, may gumagamit na video ko. So, pag nag-send naman ako doon, nag-reply ako kay YouTube na, copyright claim lang to. Pag copyright claim, it means wala kang strike but hati tayo sa kita mo sa video na ina-upload mo. Ganun yan. Hati tayo pag kumita yan ng 50,000, so might be sa'yo 25, sa akin 25 din. So ganun yan. So ngayon bilang isang vlogger, maraming nagtatanong kung okay lang ba na may copyright claim. I tell you, hindi maganda na may copyright claim ka. Sabi ng iba, okay lang yun, may copyright claim na monetize naman. Yes, pwede kang mamonetize, pero konti lang yung percentage na pwede kang mamonetize. For example, hindi ka pa monetize ngayon, tapos marami kang copyright claim. May 5 kang copyright claim. So, namonetize ka. Okay? Pag once namonetize ka, ibig sabihin, partner na kayo ni YouTube. Kapag partner na kayo ni YouTube, mga ka-Berks, ibig sabihin, strike na si YouTube sa'yo. So, lahat ng video mo is nagre-reflect yan sa program nila. Okay? So, ibig sabihin, monitor na yung lahat ng mga video na upload mo is monitor na ni YouTube. So, ngayon, pag nakita niya mas marami yung copyright name mo, pwede kang ma-demonetize. Okay? So, ibig sabihin, pag na-demonetize ka, yung video mo is wala ng ads. Ibig sabihin, hindi ka nasasahod. Pwede ka pa rin makapag-upload, pero hindi ka na makasahod. Yun lang yun. Kasi pag isa ka ng ganap na vlogger, monetize na yung channel mo, dapat yung ina-upload mo is yung original.
na mga video mo, hindi yung mga reels galing kay Facebook, galing sa YouTube na ina-upload mo, tapos ini-edit mo na lang ng konti, tapos ina-upload mo. So pag once ma-detect yan ni YouTube, automatic yung channel mo pwedeng ma-demonetize. So bakit nga ba may mga copyright? Okay? Bakit may mga copyright? So ganito lang yan, pwede kang ma-copyright either sa video or sa music, either sa tula or sa mga novel. Pwede yan. Lahat ng mga video, mga novel, lahat na yon, pag once may mga publisher yon, pag ginamit mo ulit, automatic is copyright claim ka. Or depende na sa may-ari kung ano yung pwedeng ibigay sa'yo, either copyright claim or copyright strike. So yung may-ari ang mag-desisyon kung ano ang pwedeng gawin sa'yo. Hindi yun si YouTube ang nag-decide, kundi yung may-ari ng ginamit mong video. Now, pag once ganap, ulitin ko, pag once ganap ka ng vlogger, monetize na yung channel mo, make your channel original. Okay? Dapat lahat ng ina-upload mo is original, galing sa'yo. Pwede kang mag-personal vlog, pwede kang mag-tutorial, pwede kang mag-luto, etc. Pwede gaming. So, ganun. So, pag once na copyright yung music mo, pwede mo siyang palitan. Punta ka lang sa YouTube. Ang tawag dito, punta ka sa YouTube Studio mo, hindi po sa apps, ah. Punta ka sa Chrome. Dapat naka-PC ka or naka-laptop, kasi pwede mo siyang i-download doon. Punta ka sa YouTube Studio, doon sa gilid may dashboard, may video doon pababa. So tingnan mo lang doon kung ano yung may sign siya na parang tone. So i-click mo siya doon. Doon mo makikita yung mga free na mga music na pwede mong gamitin sa mga background mo. Okay, so sa susunod na video, pwede ko siyang, or sa susunod na tutorial, pwede ko siyang ipakita sa inyo kung paano siya i-upload or saan siya pwede makita. Okay, so may mga paguhan po kasi mga vlogger na hindi pa alam kung ano yung music na pwede gamitin. So, ikaw, isa ka ng vlogger, monetize na yung channel mo, huwag ka nang maggamit or huwag ka nang gumamit ng mga video na hindi sa'yo. Yun lang. Para hindi ka maka-copyright claim or maka-copyright strike. So, ang kaibahan ng copyright claim sa copyright strike is yung copyright claim is okay lang sa may-ari na gamitin mo yung video. Pero hati kayo naman. Hati kayo sa revenue. Pero pag once ang may-ari ayaw niya na gamitin yung video niya, copyright strike ka. Okay? Copyright strike. Pag once ma-copyright strike ka within 3 months, tatlong beses within 3 months, bye-bye channel. Okay? Goodbye channel na. Hindi mo na siya magagamit yung channel mo. Madi-delete na yan. Okay, sa lahat ng mga vlogger, may mga video po kasi akong nakita or mga message sa Facebook na okay lang daw may copyright claim. So, I tell you honest, I tell you frankly, i-delete mo na yung mga video na reuse content. Okay? I-delete mo na yung mga video na reuse content. Hindi pwede sa isang vlogger na ang gagamitin niya mga video is hindi galing sa kanya. Okay? Pag once ma-detect yan ni YouTube, pwede kang ma-demonetize. Sayang naman yung pinagpaguran mo. Halimbawa, abot ka na lang 1,000,000, tapos ma-demonetize ka lang. So, sayang. Ha? Apply ka naman after 3 months. So, depende na yun kang YouTube kung tatanggapin ka na. So, ganito lang, reminder ko lang, ang YouTube kasi is parang may limit lang yung copyright claim mo. Okay? Ulitin ko, parang may
limit lang yung copyright claim. Pag once lampas ka na sa limit, yun, madidetect na ni YouTube, makikita na ni YouTube na ikaw ay hindi tunay na vlogger, gumagamit ka lang ng mga reused content. So watchful ka dyan, si YouTube na bahala sa iyo. So itong mga binibigay kong mga example is naranasan ko rin yan. Okay, when I was starting in YouTube, so naranasan kong mag-strike, mag-copyright claim. So ginawa ko is binura ko yung mga video, ang mga music is pinalitan ko. So yun lang yung ginawa ko. So as of now, okay na yung mga video ko. Hopefully mga ka-birds, nakatulong ang short tutorial na ito. At kung nagustuhan mo ang video na to, please subscribe my channel. At i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa akin ng mga video. Thank you!